Hello guys, bumili ako ng 7 nest box. Tapos, hindi kayo maniniwala. Etong nest box na itong isa, ipang 7, ay may screen. Tapos, tape. Yan. Mukhang nakalibre tayo ng ibon ha. Sabi nagbilan. ang bait ng pinagbilang ko ng nest box. 7 kasi binili kong nest box. Puro 8x10 to, pang African lovebirds. Kaya ako bumili ng nest box para may pamalit tayo kapag may nagbreed, may nakapagpapisa na ng itlog. Tapos ito ang ipapalit natin. Tapos yung mga lumang nest box, nililinisin lang, tatanggalin yung mga kusot, pupunas-punasan yung loob para mawala yung ibang naiwan na ipot. Tapos basta lilinisin na lang. So ito, may bumili ako ng 7 nest box, tapos may libreng ibon. Nasilip ko na, alam ko na yung kulay, alam ko na yung ibon. Ay. Gusto niyo silipin? Wait lang. Silipin niyo ah. So, i-unbox na natin to, no? Unbox ng box. Unbox ng nest box. So, tingnan natin kung anong klaseng ibon to. Nakita ko dalawa eh. Mukhang pare silang dalawa. Kung pare sila, ibubukod kagad natin sila. Tapos, kung hindi sila pares, observe natin kung hindi sila pares. Isama natin sila sa flight. Sana pare sila para hindi na tayo magdagdag ng ibon sa flight cage. Diba? Okay. Unbox na natin to. Unbox na natin to. Lagyan natin. Saan ito ilalagay? Yung tas. Yung bawang. Okay, plastic. Makawala. Okay, wala na sila. At dun. Thank you.
Sonata. Ano to, wild type? Wild type. May bahid. May bahid. Labas kayo, labas. Labas kayo. Ito, sobrang kapit ang pagkakalaki. Hindi ko buksan. Sobrang diin. Ayan, ito yung bago natin. Madilim ba? Ayan. Ay, shit. Ayan. Oh, dalawa. Green. Tapos. Tapos, ano yung isa? Olive. Olive green. Lumabas kasi kayo. Huwag kayo magsiksikan sa pinto. Ayan. So ito yung binigay niya sa akin. Siguro pang out niya to, kaya binigay niya sa akin. Swerte ko naman, binigay niya ako ng ganito. Itong nest box, tapos may libreng isang pares ng green perso. Olive yung isa. Olive yung isa. Baba, baba, baba. Ay, hindi ko pares. Mamaya kapain natin sila kung legit ba yung pairing nila, kung kaka-head mo sila. Kasi ito parang cartoon, liit eh. So mamaya ano natin, legit tayo. Tignan natin kung ano gender nila. Ayun, olive siya. Olive, under, olive siya. Lagyan natin sila ng perch, wait lang. Yan, may perch na sila. Hintayin natin sila lumabas. O, diba? Ganda nila. Ayan ang libre. Sana all. Bili kaya ulit ako ng pitong nest box, no? Inabuso. Ay, sungit ng kabila. Sungit. Masungit talaga yan. Masungit ka. Masungit. Ah, ito mukhang kakto. Ito yung maliit eh. Ito siguruhin. Ang liit niya talaga. Kung makikita nyo sa personal, sobrang liit niya. Ayan. Ah, mukhang pares naman sila. Hindi ko na siguro sila ibubukod. Okay. Hello guys. Nakapana natin sila. Tapos, sobrang sikip. Parehas silang cup. Bali, okay lang. Bigay lang naman eh. Hindi naman natin na pwedeng isulit kasi mali yung gender nila. Pero okay lang. Marami namang hen akong extra dyan na wala pang kapares kaya pwede ko sila ipares doon para makabuo pa rin ng kulay green na personata. So, okay lang sa akin na parehas silang kap kasi maganda naman. Maganda. Bali, yung tinitignan ko pa lang sila, ang liit nilang parehas. Bali, para sa akin talaga, parehas silang cock. Sa unang tingin, kasi sobrang liit nila eh. Maliit sila, hindi sila tulad ng mga ibang hen na ang lalaki. Ganon. Bali, both cock sila. Try natin sila ilagay sa flight cage para makita natin kung sino yung gusto nilang parehasan. So, tara na. Lagay natin sila sa flight cage. Sikip. Sikip.
akin. Sino pa? Nadudulas. Parehas din. Okay, nadudulas siya. Ito yung dalawang hin. Okay, maya-maya na ulit. Hello guys. Alas 8 na. Tapos na akong mag-observe sa kanila. Ayun na. Pareha silang cock. Kasi kung magkapare sila, hindi sila maghihiwalay sa flight cage. Hindi sila kakalas. Hindi sila magkakalas sa flight cage. Pero, nagkalas sila eh. Hindi na sila lagi nagtatabi. Iba na yung tinatabihan nila mula nung paglagay ko sa kanila. So, mga ilang oras na pag-observe, nakita ko nang sumasama sila sa iba, dumidikit sa iba, nakikipagkutuhan sa iba. So, panigurado na talaga ako na hindi sila kapares, pero okay lang kasi libre lang naman yung ibon dahil bumili ako ng 7 nest box doon sa seller. Bali, nagpapasalamat na lang ako na binigyan niya ako ng African Lovebirds na personata na green pa, na paborito ko pang kulay. Ayun kasi ang gusto ko talaga yung mga green personata. Sobrang thankful ako kasi binigyan niya ako. So ayun, observe na lang natin sila sa flight cage. Ito, panigurado, tatagal sila dun ng ilang linggo, ilang buwan, para makitaan natin kung sino yung mga magpapares, ganun. Hanap pa tayo ng ano, hahanap pa pala ako ng mga personata. Kung kunwari, walang nagpapares sa kanila dun, so magdadagdag ako ng hen. Magdadagdag pa ako ng hen hanggat sa maubos sila doon sa flight cage. So kung maubos naman sila sa flight cage, mas okay kasi kung isa sa mga bago na GP, sa mga personata, yung green tapos yung olive, kahit yung isa lang doon sa kanila na magpares doon sa wild type na isa namin, yung naunang GP namin, kung magpares yun doon sa isa, pero parehas ka eh, parehas pala ka, ba't ko iniisip na magpares sila? Tatlo ang kap ko doon sa flight cage na GP, ng green person. So, sana parehasan nila yung mga vayo or yung mga double factor. Sana, para maganda yung magiging linakay nila. So, hintay tayo ng mga ilang linggo, ilang buwan,
para malaman natin kung sino-sino yung magpa-partner, kung sino yung mga magiging bandit sa flight cage, kung may mga nakita na akong magsusubuan ng mga pagkain na hen tapos kak, ibubukod ko na sila. May iba kasi doon na, may dalawa kasi doon na both hen nagkukutuhan, nagsusubuan ng pagkain. So, alam ko yung gender nila, kaya hindi ko sila binubukod. So, ayokong masayang yung paghihintay ko, kaya doon lang sila sa flight cage na tumambay hanggang sa makakuha sila ng kapartner nila para makapagparami. Ganun lang ang technique ko namin na kung paano makapagpares, kung paano magbukod ng mga African lovebirds. Ginagamitan ko ng flight cage kapag nagsubuan na sila, ayun na yung sign na pwede mo na silang ibukod. Okay? Mas okay yan kung ganun yung gagawin nyo kaysa yung nagkukutuhan lang. Pag nakita nyo nagkutuhan lang, ibubukod nyo na kagad. Huwag ganun kasi may possibility rin na maghiwalay pa rin sila. Hindi sila ay para sa isa't isa, hindi sila ay pinagtagpo. Kaya mas okay kung yun nagsusubuan na. So, ayun ang pinaka the best way para maghiwalay ng bandit sa flight cage. Okay? So, ayun lang muna ang update natin ngayong video na to about sa dalawang libreng green personata na nakuha ko nung bumili ako ng 7 nest box. Sana kung nanonood ka ngayon, maraming salamat sa libre mo. Wala akong masabi. Thank you. Ayun lang. Alagaan ko sila mabuti. Paparamihin ko sila na mabuti. Kaya kung magparami man sila, alam nyo na. So, ayun lang guys. Kung nagustuhan nyo itong video, pindutin nyo lang yung like button. Tapos, kung bago ko pa lang sa aming channel, pindutin mo ng subscribe at ang kampana para lagi kayong updated sa aming future uploads. So, mag-ingat po ang lahat. Good night sa lahat. Tulugan na. Salamat sa mga sumusuporta. We'll see you on the next video.